Honey, alam nyo ba na patunayan to may tulong sa ubo, sa sipon, sa sore throat? Baka tinatry nyo na rin. At least ngayon, napag-aralan ko to. Chinek natin maigi. Okay? Marami na pag-aaral nagpapakita scientific evidence na ang honey may tulong sa ubo. Okay? Sabi nga nila sa pag-aaral, mas kasing effective o mas effective pa sa mga ibang cough medication tulad ng dextromethorphan. Meron din mga malalaking pag-aaral, double blind, randomized, placebo controlled. Tinry nila ito. Actually, ito sa bata, mga between 1 and 5 years old, nakita nila, sari-saring klase ng honey, may tulong, mabawasan yung pag-ubo ng bata, mas nakakatulog yung bata sa gabi. Ang problem lang, bawal ito ibigay. Ang honey lang, bawal sa 1 year old and below. Okay, sa mga sanggol. Kasi meron kasi siyang prebiotic na baka hindi pa kaya ng sanggol. Pero 2 years old pataas, pwede po, lalo na sa matatanda. Marami ring evidence, so hindi na to haka-haka, na talaga may evidence na yung honey may tulong sa ubo. Marami ng pag-aaral, tinignan na nila. So may moderate certainty of evidence sa cough, sa colds, pampaluwag. Ngayon, para sa akin, tuturo ko mamaya calamansi with honey. Pwede naman honey lang alone kung yun lang ang gusto nyo. Pero yung iba kasi mas masarap kung hahaluan mo na iba. Pwedeng honey, haluan ng apple cider vinegar. May benefits din yung apple cider vinegar. Pag walang pera, suka, pwede rin. Okay, pwede rin honey with lemon sa may pera. O pwede rin honey with ginger. Okay, papakita ko paano ang pag-inom nito. Okay, pakita po natin na lagyan natin. Iniinom ko kanina pa . So, medyo warm water gagamitin natin. Nilagyan ko na to ng honey kanina at calamansi. May isang kutsarita. Ang recommended dose, 2 kutsarita. 2 teaspoons, which is 10 ml sa gabi. Okay, pwede na po yun. Pwede isang kutsara, maliit lang mga kutsara natin. Ang isang kutsara natin, 10 ml to 15 ml. So, ganun lang karami. Sasabihin na iba, Doc, paano kung may diabetes? 2 kutsarita lang naman. Hindi ko naman sinabi ubusin nyo lahat, di ba? Bawasan nyo lang yung rice ninyo. Kasi marami talagang benefits yung honey. Meron din siyang antioxidant. Meron siyang antibacterial, antifungal properties. Nakita nila. Pwede rin siya kung nagtatae, masakit ang tiyan. Medyo may panlaban din siya sa Helicobacter pylori, pang sore throat, tulad nga na sinabi ko. At calamansi lang ang nilalagay ko. Huwag naman sobra daming calamansi. Pwede na yung ganito. Okay? Kasi masyado maasim, ayaw rin natin. Yung iba iniinom, puro calamansi. Huwag naman po. Okay? So, meron na bibiling honey na mura lang. Tikman natin. Harap siya talaga . Pampaluwag. Sorry . Nood kayo, ubus ba load? Anyway, may tulong pa siya. Ngayon, ang tanong na iba, Doc, may tulong ba sa COVID? Actually, hindi siya talaga na mapapatay niya yung COVID. Hindi po. Pero kung COVID man, trangkaso man, kung meron kayong masakit na lalamunan, may sipon, ubo, sore throat, may tulong to . Diba? Liquid, pampalakas ng katawan. Kahit papano, mas bibilis ang pagaling pag tama ang iniinom nyo at supportive therapy.